Mga kapuso, karong buntaga atong makauban ang dynamic deputy speaker o congresswoman sa probinsya sa Antique. Maay buntag po, Congresswoman Lauren, ug welcome dito sa At Home with GMA Regional TV. How are you at ano po ang pinagkakaabalahan ninyo ngayon? Maayong buntag ka ninyong tanan sa Antique naman, sa makinaraya at nahiligay nun. Mayat nga aga, kaninyo nga tanan. Magkaya nagkakaintindihan naman tayo, maganda umaga sa inyong lahat. Anong kinaabalan ang dami? Seriously, sa gitna ng pandemya, ang daming dapat gawing trabaho dahil ang pag-aho natin sa ating pandemic recovery ay hindi lang para sa ating pagbabakuna, hindi lamang sa kalusugan nating lahat, kundi na rin sa pagbabangon ng kabuhayan. Hindi po maikakaila that you've been, you know, one of the top caliber journalists in the country before you became a public servant. Pero ano po ba yung kwento? Ako rin ay naging mamamahayag gaya mo at marami akong ginagawang mga dokumentaryo at mga istorya tungkol sa pagbabaha, tungkol sa kakulangan ng pagkain. Bilang isang batang mamamahayag ay sabi ko, I want to go one step further. At kaya ako naging mambabatas para gawin ko ang policies para gamutin ang mga problema ng ating lipunan noon. 8 environmental laws ang aking ginawa sa aking tatlong termino. Ang aking mga batas nga para sa kabuhayan at pati na rin yung Senior Citizens Act, pati yung mga proteksyon sa kultura ng ating mga indigenous people. Sa latest survey ng Philippine Statistics Authority na nakapagtala ang Mindanao ng 31.6% poverty incidence rate. Ano po ba ang masasabi niyo dito? Napakayaman ng likas yaman. Pero dapat lang i-connect natin yung source ng pagkain sa mga merkado. Importante talaga i-connect yung ating farmers sa mga bibili ng produkto nila. At kailangan bigyan natin siyempre ng farm inputs. Bigyan natin ng sapat na tools, sapat na kaalaman. And apart from those that you've mentioned also, Ma'am Lauren, meron pa po ba tayong mga programa sa pamahalaan na tumututok talaga sa mga needs ng agriculture sector? Gumawa ako ng batas noon na siyang mga nagbibigay ng supplemental income sa ating mga farmers, fisher folks, sa mga tao sa kanayunan. Ito yung micro and small and medium enterprises na siyang ini-implement, let's say, ng DTI. Ano yan? Yan yung shared services facilities na nagbibigay ng mga equipment sa mga taong nangangailangan ng pondo at ng gamit or tool sa kanilang maliit na negosyo. Yung Barangay Kabuhayan Act, important yan sa mga 4th, 5th at 6th class municipality kung saan maraming mahihirap. Yan pag training, skills training na binibigay ng TESDA ay napakahalaga at yung job matching. Pag na-train na yung mga tao ay yung PESO officer, Public Employment Service Office, ang siyang magmamatch ng jobs at saka yung skills. Ayon sa aking batas, nung ako'y 38 years old, yan yung PESO Law, Public Employment Service Office. Nagkan kaayong salamat, Ma'am Lauren, at saludo po kami sa lahat na inyong nagawa para sa agriculture sector and to address also poverty incidents in the country. Mga kapuso, tutok lang mo kay mabalik pa ang At Home with GMA Regional TV. Kini ang At Home with GMA Regional TV.